Gusto mo ba magpa-eyelash extension pero hindi ka marunong? Gusto mo ba magpa-eyelash extension pero wala kang pera? Meron kang pera pero hindi mo na-afford yung session every month? I think this is the video for you. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kao Jessie. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng eyelash extension. So if you're excited, please like this video first and subscribe to my YouTube channel. I know a lot of you guys na nagdi-dream talaga na magkakaroon ng eyelash extension. At napapansin ko guys, yung iba maninipis lang yung mga lashes nila katulad sa akin. Tingnan yung aking lashes guys. Manipis lang siya. Tapos, hindi siya curl. Hindi katulad ng iba. So, sa akin, naka-straight lang siya. Kaya napakaganda talaga na magkakaroon tayo ng eyelash extension, guys. Kasi binubuhay at pinapaganda nila ang ating mga mata. So, dati guys, mahilig talaga akong bumili ng mga fake eyelashes. Like mga falsies, like mga ganyan. At hindi talaga nagsisink in sa mind ko na bibili ako ng mga eyelash extension. At kung gustuhin ko man lang magpalagay ng eyelash extension, namamahalan ako talaga. Sobrang mahal talaga magpapa-eyelash extension guys, lalong-lalo na pag dun ka sa mga salons or mga professional experts. So nag-range talaga ng 500 pesos above. At yung iba guys, every month sila nagpapa-session, kaya every month silang nagbabayad. So diba ang mahal? At napapansin ko sa mga kaklase at kaibigan ko guys na nagpapa-extension sila, it only takes 1 week lang guys nang lalagas na yung mga lashes nila. At kung magpapalagay sila ulit, bayad na naman. Kaya guys, naisipan kong bumili ng mga gamit pang pa-eyelash extension kasi gusto ko ako lang yung mag-eyelash extension guys. Kasi nababayad ka sa mga pa-session mo sa inyong eyelash extension. Nagkakaubos ng pera. At ang dahilan ko talaga guys, kapag naglalagas na yung mga lashes ko within a week, gusto ko ako lang yung magre-retouch. Hindi na ako kailangan pumunta pa ng mapasession. By the way guys, this is my third attempt. So yung first attempt ko, ginawa ko siya last month. This is my first attempt. So napapansin nyo, medyo mabaga talaga siya. So ito yung ginamit ko. Yung 12mm. So, medyo mabaga yung strips niya. Meron kasi yung mga iba't ibang klase ng mga eyelash extension, guys. Merong mabaga, meron ding manipis. Tapos, this is my second attempt. So, I use 14mm of that. At nagustuhan ko talaga, guys. By the way, tinanggal ko siya kahapon kasi umabot yung mga orders ko. So, umorder po ako ng 5 box ng ganyan. Tinanggal ko talaga yan kahapon, guys, kasi gusto kong ipapakita sa inyo kung paano nga ba ako maglalagay ng eyelash extension. So ngayon, bago tayo maglalagay, so ihanda muna natin yung mga bagay na gagamitin natin. So first, huwag natin kalimutan ang eyelash tweezers. Second, yung eyelash glue, huwag nyong kalimutan. So this is Chunex Eyelash Extension Glue. So ito po yung ating eyelash extension glue na gagamitin. Also, huwag nyong kalimutan yung eyelash extension remover. So ito. Yung napili kong remover guys is brush type. And lastly, yung mga eyelashes. So this is 14mm. Ganyan yung strips niya. And also sa lagayan niya guys, meron tayong 40 strips of eyelashes. So yan lang yung mga importanteng bagay na gagamitin natin. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ako maglagay ng eyelash extension sa aking sarili. So disclaimer lang po, hindi po ako professional na eyelash specialist. Yung ipapakita ko sa inyo guys, based on my experience. Kaya huwag nyo kong ibabash kung paano ko hinahandle yung mga lashes, yung mga tweezers. Kasi dun po ako komportable. So are you ready? So let's get started. So ngayon guys, kukuha tayo ng 1 box. So ito po yung gagamitin natin. So lahat po yan, 40 strips of lashes po yan. So ito po yung mukha niya. At magkaka-same height lang po siya. So ang una natin gagawin guys is ibabrush muna natin yung natural lashes natin. Kailangan i-brush natin yung natural lashes natin guys para ma-section ng maayos ang ating lashes. Maglalagay din ako ng ganito guys sa aking buhok para hindi sasali sa aking mata.
So matapos nyo nang ma-brush ang inyong natural lashes, so maglalagay na tayo ng glue. By the way, mayroon po akong box dito na lagayan. So dito natin siya i-drop. Only 2 drops lang yung kakailanganin natin. Kasi dapat sakto lang yung glue na malalagay sa ating mga lashes. Tapos pagkukuha kayo ng strips ng ating eyelashes, so dapat ganito yung gagawin nyo guys. Tapos ididip mo yung lashes ng paganito. Tapos ilagay natin sa ating lash. I-press natin siya. At voila! Meron na tayong isang strip guys. So i-press natin siya ulit ng ating tweezer para hindi siya matanggal. At talagang kakapit siya sa ating natural lash. So again, meron na tayong isang strip. So same process lang yung pangalawa guys hanggang malukop ninyo ang inyong mata. Guys, huwag niyo siyang idikit sa ating skin, sa ating mata kasi nagka-cause yan ng irritation. Yung iba, namumula yung mata kasi nahahalangan sila sa ating glue. Yung iba nga, nagkaka-allergy. Kaya huwag natin siyang idikit sa ating skin, sa ating mata. So guys, ilagay niyo siya sa baba, hindi sa taas. For example, ito yung fake lashes. Tapos, ganyan siya guys. Ganyan. Hindi pa ganyan. Dapat pa taas. So tignan nyo ang difference guys sa hindi nalagyan at nalagyan. So diba? So ang ganda, para ka talagang dull. Lakas makadull look. So wait lang guys ha, tatapusin ko muna yung isa. Hello guys, natapos ko nang ikabit yung mga eyelash extension ko. And look guys. Look how natural. Super ang ganda niyang tignan guys. Tapos hindi po siya mabigat sa mata guys kasi magaan lang yung lashes niya. So this is the closer look. So tignan niyo yung lashes ko pag naka-side view ako. So medyo naka-C curl siya.
Ito po yung nakapikit ako. Char. By the way, marami pong nakaka-appreciate sa aking lashes, lalong-lalong na pag kumakanta ako. So nagtatanong talaga sila guys, kung sino nga ba yung naglagay ng aking lashes kasi ang ganda daw talaga. So kung gusto nyo makatipid guys, kayo na lang yung gumawa ng inyong mga lashes. So yung iba guys, natatakot talagang bumili ng 14mm, mga 15, 16. Pero huwag kayong matakot guys, hindi po siya mabigat sa mata at talagang lakas maka-artista guys. So kung nagustuhan mo tong video, please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more updates and for more upcoming videos na ituturo ko sa inyo guys. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye-bye!